Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Oo, sinabi ko mo, ikaw nang bahala sa bata. Ikaw nang kanyang ina. Hindi mo nalalaman ang sinasabi mo, kuya. Arong hindi ko nalalaman ang sinasabi mo? Bakit mo iiwan sa akin ang bata? Ikaw ang kanyang ama. Alam mo, hindi kita naiintindihan eh. Kasasabi mo lang kanina na nalulungkot ka at iiwanan ka ng pamangkin mo. Tapos ngayon, sinabi kong iiwan ko na siya sa'yo. Ayaw mo naman. Ano ba talaga, ha? Malulungkot ako na mapapawali sa akin ang pamangkin po. Pero mas matatanggap ko ang kalungkutan yun kaysa iwan mo sa akin ang bata gayong ikaw ang kanyang ama. Mag-a-around the world kami ni Ara. Magiging istorbo lamang sa akin ang batang yun. Kaya, sa'yo na yung bata. Huwag mong gawin yan sa anak mo, kuya. Ikaw ang kanyang ama. Mas higit kanyang kailangan kaysa sa akin. Pwes, hindi ko kailangan ng batang yan. Kuya! At sabihin mo lang kung ayaw mo rin. At ibibigay ko na lang sa iba. Ha? Ano? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, kumusta ang paghatid mo dun sa ate mo? Ayun, nalulungkot dahil nga maiwan pa si Kuya Rick. Di bali, sandali nga lang ang paglipas ng panahon eh. Oo nga eh. Basta magpakaabala siya sa ibang bagay, hindi masyadong malulungkot ang kuya mo. At kung kalungkutan nila lamang pag-uusapan, yun ka naman ang nalulungkot ngayon. Ha? Huh? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Dumating na kasi ang visa ko. Ha? Huh? Talaga? Kailan pa dumating? Sa susunod na linggo. Hindi ko nga lang naiintindihan, nararamdaman ko. Bakit naman? Eh, siyempre, mapapalayo na ako sa'yo. Pero hindi pa tayo naikakasal. Bakit? Natatakot ka bang maagaw ako ng iba sa'yo? Oo naman. Mahal na mahal kita at hindi ko kakayanin na mawala ka. Oo na. Huwag ka nang malungkot. Dahil oo na ang sagot ko. Oo na? Ano? Pahig na akong magpakasal sa'yo bago ka umalis. Ah, talaga? Yes! Ay, loko mo ha. Dami-daming nakatingin sa atin. Wala akong pakialam. Pinasaya mo ako. Bukas na bukas din, maghahanap ako ng simbahan o judge na mag-officiate ng kasal natin sa lalong madaling panahon. Teka muna, bago mo ako pakasalan, mahilingin muna ako sa'yo eh. Ano yun? Okay lang ba sa'yo kung sa atin titira ang bata? Ang bata? Oo naman. Eh, anak mo na yun eh. Paano pa ako makakahindi sa hiling mo at magiging anak ko na rin? Kaya ngayon pa lamang ay mayroon na tayong panganay. Alam mo, ang saya-saya ko, Wani. Ang saya-saya ko. Congratulations, friend. Ah, Ryan, ikaw pala. Salamat sa pagdaluha. Ah, teka, ang kuya mo. Hindi ko yata napapansin. Ah, nariyan lang sa tabi-tabi. Baka inaasikaso ang ibang mga bisita. Ganun ba? Oh, ikaw, kumusta ka na? Ilan na ang anak mo? Wala na kami ni Marlon, kaya wala akong anak. Na naman? Abay, akala ko siya na ang forever mo dahil pinakasalan mo siya. Ay, ewan ko ba, friend. Madali akong magsawa eh. Kaya siguro, ipapaanal ko na lang ang aming kasal.
Hindi ka pa talaga nagbabago, friend. Ah, teka, kumain ka na ba? Oo, walang problema. Huwag mo na akong asikasuhin. Bagkos ang maninong at ninang ninyo ang asikasuhin ninyo. Brenda? Rick? Ano? Kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Bakit ang tagal mong nawala? Naku, mahabang istorya. Ah, ang mabuti pa. Halika sa pantalon at magpintuan tayo. Pinaligaya mo ako, Bunny. Hindi mo pagsisisihan ang pagpapakasal mo sa akin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. At ngayon pa lang, ay nalulungkot na ako dahil papalayo ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Susunod ka sa akin sa lalong madaling panahon. Kaya lang, paanong bata? Anong paanong bata? Paanong pamangkin ko kung dadalhin mo na ako sa Amerika? Sinong mag-aalaga sa kanya? Maalagaan mo pa naman ang bata eh. Dahil magbibilang muna siguro tayo ng taon bago kita madala dun sa Amerika. At sa mga panahong yun, malay mo, magbago pa ang isipan ng kuya mo at ipetition niyang anak niya. Sana nga. Ngayon pa lang kasi nalulungkot na ako eh. Kung makikita kong nalulungkot ang pamangkin ko. Tama ka. Dahil kahit naibubuhos man natin ang pagmamahal natin sa bata, hahanapin pa rin ng anak ang tunay na ama at ina. Iba talaga kung sa tunay na magulang titira ang anak. Ewan ko ba sa kuya ko. Ang layo-layo ang loob niya sa bata. Ganito lang gawin mo. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para ibalik sa kanyang bata. Siguro, sa ngayon ay ayaw pa niya ng responsibilidad. Pero sa pagdaan ng araw, mali natin, pabawiin din niya ang anak niya. Sana nga, dumating ang panahong pananabikan din ni Kuya ang kanyang anak. Ganun ba? Sige. Gawin na ninyong matagal na ninyong sinasabi sa akin. Magkano ba? Sigurado ba na totoo ang mga sinasabi nyo na magagawa ng device na yan? Sige, Beno. Gawin ninyo. Pero wag niyong ipahalata sa kanya. Gusto ko ay sa labas ng bahay muna. Pagkatapos na ninyo. Saka na lang ninyo ako tawagan para masubukan ko ang galing niyang sinasabi niyong device. Okay, salamat. Sige, gawin na ninyo sa lalong madaling panahon. Tita, bakit mo ganun? Bakit wala akong daddy? Ha? Ang ibang mga bata ay may sumusundo sa kanilang daddy nila. Ako, wala. Naririto naman ako na tita mo eh. Na sumusundo sa'yo sa school, hindi ba? Oo nga. Pero gusto ko ay may daddy rin ako. Tulad ng ibang mga bata. Bakit? Hindi pa ba ako sapat sa'yo kahit wala kang daddy? Sapat ka na sa akin, pero mas maganda kung naririto rin ang daddy. Nasa malayo kasi ang daddy mo eh. Tsaka nakakausap mo naman ang daddy bong mo, hindi ba? Opo. Kaya huwag ka nang magtampo, ha? Ang mami ko, bakit wala rin? Ako, hindi ba't
mami mo rin ako? Kasi ibang tita sa mami. Sa school kasi namin, mas maraming mami kaysa tita. Kaya gusto ko, may mami rin na sumusundo sa akin sa school. Batang ito, oo. Kung ano-anong sinasabi. Nasaan po bang mami ko, tita? Bakit hindi ko siya nakikita? Okay, ganito na lang ha. Ang totoo ay patay na ang mami mo. Ang mayroon lamang sa'yo ay si daddy bong mo at mayroon ka pang isang daddy. Isa pang daddy? Oo, dalawang daddy mo. Ang ibig niyong sabihin, dalawang daddy ko? Oo, dalawa ang daddy mo. Ang isa ay si daddy bong mo at ang isa naman ay ang daddy rin mo na siyang tunay mong daddy. Oo? Wala bang bibili sa pagmamaneho, sweetheart? Hindi ako pwedeng mag-overspeed dito. Ang daming pulis. Bakit ka kasi nagmamadali? Baka tumawag na si Ara sa bahay. Walang sasagot sa telepono. May mga katulong namang sasagot sa telepono. Gusto nga ni Ara ako ang makausap. Bakit? Bakit siya pa sa bahay mo tatawag? Eh may cellphone ka naman. Doon lang siya kasi malalaman kung nasa bahay ako wala. Kaya kailangan makauwi na ako. Ano? Chine-check ka sa pamamagitan ng landline na telepono sa bahay mo? Oo. Ay, sobra naman yung asawa mo. Mahal na mahal kasi ako ng asawa ko eh. Kaya ginagawa ko lahat para hindi ko mawala sa kanya. Kaso nga, humahalagpos ka na sa kanya at akin ka na. Hindi na rin kita pakakawalan. Ah, nako, kayong mga babae talaga. Kahit minsan lang. Minsan kasi nahuli niya kung nagsisinungaling. Sabi ko, nasa bahay lamang ako pero natatrak pala. Yeah, ang kinarunan ko na cellphone niya. Kaya ginawa niya. Mula noon eh, sa landline sa tumatawag. Para malaman niya kung nasa bahay nga ako, wala. Eh, kung bakit kasi hindi mo pa hiwalayan ng babae niyon? Total, malayo naman siya sa iyo. Hihiwalayan ko si Ara. Nasisira ka naman ng mait. Gusto mo bang mawala sa alitin ng ginahawang nararanasan natin ngayon? Kunin mo na kasi sa kanya ang bahagi mo sa yaman niya at saka mo siya layasan. Para tayong dalawa na ang magsasama. Bakit mo itinigil ang sasakyan? Naririto na tayo sa harapan ng bahay mo. Sige na, bumaba ka na. Ate Ara, long time no see. Halika, pumasok ka. Kailan ka pa dumating? Ah, ngayon lang. Dito nga ako dumiretso eh. Oh, maupo ka. Salamat. Oh, kumusta ka na? Balita ko eh, finally, aprobado na ang petition ng kapatid ko sa'yo. Oh nga eh. Ito nga po at medyo busy na ako ngayon sa pamimili ng mga ilang dadalhin ko. Mabuti kung ganon at nang hindi na lagi daging tourist visa ang ginagamit mo. Magastos kaya ang tourist visa? Teka, mag-isa ka yata ngayon. Nasaan si Blesa? Nasa school pa. Huwag kang mag-alala ate. Maya't maya ay naririto na yun.
Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ay, narito na ako sa bahay. Tama lang itong pagdating ko eh. Sakali mang tumawag si Ara, muling tatawag yun, makakausap na niya ako. Ay, naku. Teka. Ngayon ko lang napansin. May ilaw dito sa may gain. Hindi ko lang maalalang nagpabili ako ng bumbilya nito. Bakit naka-switch ngayon? Teka. Hindi kaya kasambahay ko mismo ang bumili ng bumbilya? Dahil laging nireklamo niyang madilim dito kapag gabi. Siguro nga. Dahil hindi nakatis. Bumila ng bumbilya na pera niya mismo. Ang ginastos niya. Ah, makapasok na nga sa bahay. Ginabi ka yata, sweetheart. Ara! Pasok sa school? Tinatamad ako, tita. Ha? Huh? Bakit? Teka nga muna. Namamaga ang mga mata mo, ah. Wala ho yan, tita. Umiyak ang baby ko. Teka nga muna. Kaya ba namamaga ang mga mata mo dahil sa kaiyak? Alis ka na kasi, tita, eh. Tuluyan na akong walang makakasama. Blessa, napag-usapan na natin to, hindi ba? Nalulungkot lamang ako, tita. Di ka ba nasasanay? Di ba't maraming panahon na rin naiiwan kita? Sa tuwing tinatawag ako ng daddy bong mo para mag-tourist sa Amerika, eh naiiwan kitang mag-isa dito sa bahay. Oo nga po, pero ibang usapan ang pag-alis mo ngayon. Dahil hindi na tourist visa ang gamit mo, kundi immigrant na. Ibig sabihin, doon ko na maniniraan talaga. Pwede naman tayong magkasama kahit paminsan-minsan, hindi ba? Wala pa rin pagbabago yun. Gagawin ko rin yung ginagawa ng daddy bong mo. Natatawagin kita bilang tourist. O di magkakasama pa rin tayo? Pinakamatagal ng pag-stay ko sa Amerika ay 3 buwan lang tapos... Tita, ayokong mag-isa. Shhh, tama na. Huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang umiyak. Dahil pati ako napapaiyak sa'yo eh. Wala na akong magkakakwentuhan gabi-gabi. Eh anong ginagawa ng cellphone natin? Ng laptop, ng tablet mo? Isang click lang ay magkikita na tayo at magkakausap gamit ang Messenger or Skype, hindi ba? Iba pa rin yung nandito ka ng personal, tita. Wala nang maghanda ng pagkain ko sa tuwing dumarating ako galing school. Wala nang mag-abot ng snacks ko sa tanghali o sa hapon. Paano? Alis ka na, tita. Paano na ako? Para kang nagulat. Hindi ko na kasi nahintay pang mga text message mo. Kaya umuwi na ako. Kailan ka pa dumating?
Kani-kanina lang. Bakit hindi ka man lang lutsabi? Para naman nasunto kita sa airport. Gusto sana kitang sorpresahin. Ang plano ko kasi, 4 hours bago ako makarating sa airport. Tenex kung darating ako, kaso hindi ka sumasagot. Bakit nga ba hindi mo sinasagot ang mga tawag ko sa cellphone mo? Bakit, Rick? Ano ang isasagot ni Rick sa pagkakataon yun? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa lingkong ito, dito sa ating dulang. Nuha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatanda.